eyes of the children are upon us. The ears of the world have turned our way, looking and listening for evidence, examining the fabric of our faith. Do they see us holding firm in our convictions? Do they see us moving forward in the cause? Do they see us in one mind and one spirit, joined and united in one God? Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. Let us love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We're woven together as a tapestry. Even though each strand is different from the rest, we become a thing of beauty and of strength. When we're held together by a common thread, so let us put aside those things that would divide us. Let us press on to the goal to which we're called. The greatest work is done when we're united, and we're giving all the glory to our God. All the glory belongs to our God. Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. Answer the call. When I think of all my faults and my failures, and I consider all the times I let God down, I am humbled by the grace He has extended. I'm amazed at the mercy I have found. I could never earn His love on my own, yet every time I've come before His throne, I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed.
Even at my best, I am unworthy. I have nothing precious I can give. A broken life is all I have to offer. And yet, it is a priceless gift to Him. The bitter marks of sin will never fade away, but I can come before Him unashamed. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed. I stand thunder. Precious Lord, hear my cry. Keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Fast, let me stand in the hollow of Thine hand. Keep me safe till the storm passes by. Many times Satan whispered, there is no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know Thou art with me, and tomorrow I'll rise, where the storms never darken the skies. When the long night has ended and the storms comes no more, let me stand in Thy presence on that bright, peaceful shore, in that land where the tempest never comes. Lord, may I dwell with Thee when the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of Thine hand. Keep me safe till the storm passes by. Hold me fast, let me stand in the hollow of Thine hand. Keep me safe till the storm passes by.
seems dark and drear, and the future I don't know. My heart feels so empty as a tear's unending flow. When my heart breaks with sorrow and a tempest fears, sa ating lahat, at once again welcome po sa ating programa sa umaga po ito. Ito po ang The Key to Success Season 2, The Key for Your Growth from the Word of God. At salamat sa Panginoon na muli tayo ay nagkasama-sama sa programa na kung saan ay katuwang sa ating paglago espiritual. Amen. Good morning po sa ating lahat, sa mga kapatiran po natin andyan sa Facebook Live. Blessed morning po sa inyo pong lahat. Ngayon po ay March 1. Wow, praise the Lord. At umabot na po tayo sa month of March, first day of the month of March. And salamat sa Panginoon that it is only by the grace of God kung bakit tayo ay nakakaabot sa ganitong araw. Ano po? Kaya lagi nating pagpasalamat talaga sa Panginoon yung araw-araw po nating buhay, no? At of course, ako po nagpapasalamat sa Panginoon na ngayon medyo kahit papano ay straight na na nakapagsasalita, kasi last time, no, para sa kaalaman po ninyo, wala po ako nung kahapon dahil nasa healing stage pa po yung aking gums dahil katatapos ko lang po magpabunot ng aking ngipin, no. And please continue to pray yung total recovery ng gums po, na yung gums ko po, para yun nga po, hindi po magiging hadlang sa pagsasalita ko po, no. Kaya at least isang ano na po yun, isang sakit na lang, wala na yung mga pain sa gabi dahil sa
yung toothache, no? Grabe po pala talaga yung ngipin, no? Pag umatake, first time po yun. Kaya patuloy niyo po isama sa panalangin po, no? And good morning po sa ating lahat, no? Mga magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatiran dyan po sa Facebook Live. Ma'am Grace Bundesto, good morning po. Nanay Teresita Morena and Nanay Maria. And mamaya po meron akong announcement po sa inyo sa mga hindi pa po nakakaalam. No, ganoon din po si Sister Altea May in Puerto. Good morning, Sister Altea. Kay Ma'am Sonia Orculio, good morning po, ma'am. Sir Marlon Bundesto, magandang umaga, sir. Mama Rilin Fruto, yan, good morning po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga members po natin na ngayon ay nakatutok, nakasubaybay sa ating programa, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. And para po sa kalaman ng no, ng lahat, kaya po hindi ko po nabati doon si Nanay Lourdes kanina. Sa lagi ko po yun, pag nakita ko na si Nanay Teresita, kasama po yun sa binabati ko po, no? Nanay Lourdes, Nanay Marina, no? Para sa kaalaman po ninyo, si Nanay Lourdes po, one of our faithful mother na dito sa simbahan po natin, isa sa pioneer member of the church natin dito. Buhat nung pasimula pa lang ang nagkaroon ng mission dito sa church, ay nandiyan na po si Nanay Lourdes, no po? And she is now with the Lord. Amen? Siya po ay kasama na po ng Panginoon sa kanyang tahanan, no? Siya po ay umuwi na po kahapon. Sabi ko nga sa inyo, yung sinasabi ko po na ipagpasalamat natin na nakaabot tayo sa March 1, it's very, very important po, mga kapatid, no? Although isa pong bagay na nakakalungkot, no, na hindi natin kasama ngayon, o hindi na natin makakasama si Nanay Lourdes physically. Talagang alam natin yung pain ng separation, talagang andiyan. Pero isang bagay na nagko-comfort po sa atin ay alam natin kung saan na po ngayon si Nanay Lourdes. Ano? Alam na po natin kung ano na po ang kanyang kalagayan ngayon. No more pain, no more sorrow, no more night, no? No more tears, sabi po ng Bible. Sapagkat siya po ngayon ay kapiling na po ng Panginoon sa langit. And Nanay Lourdes ay grabe po yung kanyang patotoo sa nainiwan po sa atin. Nanay Lourdes ay masasabi po natin na she is a faithful child of God. No, napakatapat po ni Nanay, napaka selfless na nanay po yan. Lagi pong napaka giver po niyan kahit po sa amin, sa ating pastor, no, sa church, sa ministry. Eh, magugulat po kayo sa kanya, wala po siyang halang buhay, and yet hindi niyo po makikita na wala, lahat ng mga commitments, lagi po nandoon si Nanay, no? Lagi po siya nag-commit, lagi po siya nagiging bahagi po ng gawain ng Panginoon. Kaya yun po isang bagay na nakaka-bless sa buhay po ni Nanay Lourdes. Kaya para po, no, sa ating mga kapatiran, ipag-pray natin yung comfort ng family po ni Nanay Lourdes. And also ipanalangin niyo din po yung kanyang mga kasama po diyan sa South, sila Nanay Teresita, Nanay Marina, and then yung mga bata na akay-akay niya dati, sila Jillian, sila yung Ortega sisters, at saka si Tiny. Yan yung mga bata diyan ay ngayon nagdadalaga na, ma-realize nila yung legacy na iniwan ni Nanay Lourdes sa kanila. Kaya continue to pray, mga kapatid, at patuloy nating isama. Hindi na po, of course, si Nanay Lourdes, hindi na po natin ipagpe-pray yun, no? Kasi nasa Panginoon na po siya. Graduate na po si Nanay Lourdes. Ang ipagpe-pray natin, yung kanyang mga loved ones na naiwan. Kaya na patuloy nating isama yan sa prayer po, no, mga kapatid? And ayun nga po, dapat nating talagang ipagpasalamat yung araw-araw po natin na buhay. Sabi ko nga po sa inyo, it is a blessing from God. Yung buhay natin, hindi natin, bagamat common na sa atin na gumigising tayo araw-araw, no? Gagising tayo, gagawa tayo ng mga tasking natin,
mga gagawin natin sa buong maghapon na nakaprograma. Pero dapat nating ma-realize na yung buhay po natin sa araw-araw, it's a blessing, no? Kaya lagi tayong maging mapagpasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay. May problema ka man, no, mabigat man yung nararamdaman mo ngayon, physically or emotionally, o sa iyong buhay, sa iyong family, pero buhay ka ngayon, yan ay malaking pagpapala ng Panginoon sa atin. Ano po? Kaya huwag nating babaliwalain yung buhay. It's a great gift from God. Alright, so ngayon po ay March 1 na po. No, sabi ko nga po sa inyo, ilang tulog na lang ay ating anniversary na po. Let's get excited for that celebration of our 50th anniversary. Kaya patuloy natin isama yan sa panalangin, yung provision ng Panginoon. Of course, yung gagawin ng Panginoon sa kanyang gawain. Okay? So ngayon po ay magbabasa muna po tayo ng ating Bible reading. No? Magbabasa po muna tayo ng ating Bible reading. The book of Proverbs chapter number 1, mga kapatid. Pakibasan niyo po sa inyo pong Bibles. And let's read the word of God this morning. Okay? Proverbs chapter 1, verse number 1. The Bible says, "The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. To know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding. To receive instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity. To give subtlety to the simple, to the young man, knowledge and discretion. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. To understand a proverb, and the interpretation of the words of the wise and their dark sayings. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother, for they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. My son, if sinners entice thee, consent thou not. If they say, come with us, let us lay wait for blood, let us lurk privily for the innocent without cause, let us swallow them up alive as the grave, and whole as those that go down into the pit. We shall find all precious substance, we shall fill our houses with spoil. Cast in the lot among us, let us all have one purse. My son, walk not thou in the way with them, refrain thy foot from their path. For their feet run to evil, and make haste to shed blood. Surely in vain the net is spread in the sight of any bird, and they lay wait for their own blood. They lurk privily for their own lives. So are the ways of everyone that is greedy of gain, which taketh away the life of the owners thereof. Wisdom crieth without. She uttereth her voice in the streets. She cried in the chief place of concourse, in the opening of the gates, in the city she uttereth her words, saying, how long, ye simple ones, will ye love simplicity, and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge? Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Because I have called, and ye refused. I have stretched out mine hand, and no man regarded. But ye had set a naught all my counsel, and would none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me, for that they hated knowledge, and did not choose the fear of the Lord. They would none of my counsel, they despise all my reproof. Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them."
In verse number 33, last verse, but whoso hearkeneth unto me shall dwell safely and shall be quiet from fear of evil. Amen. Okay, so yan po yung ating Bible reading, mga kapatid. Tayo po muna ay mananalangin. Okay? Let us pray. Takila naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon. May po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umaga pong ito na pinagkaloban niyo po kami ng buhay, kalakasan, biyaya at mga pagpapala, Panginoon. Lalong higit na kami po ay mag-aaral ng salita. Thank you for spiritual blessings na aming pong unang-unang matatanggap sa araw na ito. Maraming maraming salamat po sa katapatan niyo po sa amin sa kabila po ng napakarami po naming kakulangan, kasalanan, mga kahinaan, Panginoon. Nananatili pa rin kayong matapat sa buhay po namin. Kung ang aming po katapatan, Panginoon, ang pagbabasihan ng aming buhay, Panginoon, ay maaring wala na po kami. Ngunit salamat po sa inyong katapatan sa buhay po namin na kayo'y nananatiling faithful, O God, to our lives, Panginoon. So, Panginoon, kami po ay humihiling sa inyo ng wisdom and understanding, knowledge, O God, para maintindihan po namin ang inyo pong mga salita. Ito po ay maging pagpapala po sa amin at maging kalakasan po namin, Panginoon, para magpatuloy sa buhay po na ito. Patawad po, Diyos, sa mga nagawa naming pagkukulang at pagkakasala po sa inyo. Ibinabalik ko po lahat ng kapurihan at pasasalamat. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. All right. So, good morning po, Ma'am Sonia. Good morning, Ma'am Sister Abigail Dagud. Yan, kapatid. Good morning. And good morning din kay Pastor Rick. Yan, kay Ma'am May Masuela. Magandang umaga po. At sa lahat po ng mga kapatiran po natin na nandyan ay stay tuning in. Tayo po ipagpapalain ng Panginoon. So kahapon po ang pinag-aaralan po natin kay Pastor Rick, no? Kahapon nakiusap talaga ako kay Pastor dahil hindi pa po in good shape, pero ngayon ay salamat sa Panginoon, no? Kahapon ang inyo pong pinag-aaralan ay patungkol pa rin po sa yung maling pagkakaunawa, misconception of the work of the Holy Spirit in terms of spiritual gifts, no? Yung spiritual gifts po, kung tawagin po natin yun, yung mga kaloob ng Panginoon na abilities and kakayanan na magpamalas ng hindi pangkaraniwan ng mga gawain, kagaya po ng pagpapagaling ng sakit, pagsasalita or speaking in tongues particular, and pag-i-slay of the spirit, sabi nga po nila, no? At at least hindi na tayo malilin lang sa bagay na yan, kasi sabi ko nga, yung itong kung tawagin po natin ng mga so-called Christians or mga charismatic movements ay masyado silang nakafocus doon sa works of the Holy Spirit and doon sa mga spiritual gifts. And tayo po ay binigyan ng knowledge and wisdom ng Panginoon para ma-distinguish natin kung alin po ba dito yung temporary or permanent gifts. Okay? Yung tinatawag po natin na temporary gifts, ito yung panahon ng mga apostles na ibinigkalob sa kanila ng banal na espiritu na magpagaling, mag-interpret ng mga salita ng Panginoon, speaking in tongues. Yan, lahat po yan na nangyari po sa panahon ng mga apostles, yan po yung mga temporary, may hangganan po yun. Nung natapos na po, nakumpleto na po yung salita ng Diyos, yung Biblia, when the perfect is come, no, yung salita ng Diyos ay nakumpleto na, natapos na rin po yun yung mga temporary spiritual gifts na yun. So, hindi muna po yun matitrace sa mga susunod na panahon, kasi the very purpose of that spiritual gift is to fulfill the word of God, para makumpleto po ang salita ng Diyos. Now, so sumunod na panahon, no, ay wala na po yun, kundi ang naiwan na lang po yung tinatawag po natin na temporary gifts and
yung tinatawag po natin na permanent spiritual gifts, no? Na kung saan yung permanent spiritual gifts na yan, bawat mananampalataya ay pinagkalooban po tayo ng tinatawag na permanent spiritual gifts. At ito po yung gift ng pag-share ng gospel. Naalala niyo po that the word of God, the gospel is the power unto salvation. And God made us a witness. No, ginawa tayong witness ng Panginoon para i-share sa mga tao yung tinatawag po natin na gospel. Okay? And that is the spiritual, the permanent spiritual gifts to every believers. Lahat tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng kakayanan to be a witness. Kaya nga kahit bata, kahit anong edad, ay pwedeng magbahagi ng salita ng Diyos. No? Hindi po biro yun. Hindi po basta-basta yun. Yan ay gifts mula sa Panginoon. Kasi kung tayo lang ang titingin sa sarili natin, wala tayong kakayanan na mag-share, hinahihiya tayo, mayroon tayong difficulty sa pagsasalita, stage fright. Pero kung pagpapagamit tayo sa Panginoon, eh kahit ultimo, sabi ko nga sa inyo, mga bata, eh pwedeng gamitin ng Panginoon para magbahagi, maghayag ng salita ng Diyos. You see? Marami pong mga kabataan dito na nakarating na naging soul winner. Pagka sila nagsalita, akala mo talaga mga professional din eh. Pero yan po ay biyaya ng Panginoon. Yan po ay gift, spiritual gift na galing sa Diyos. Yan po ay permanent. No, hanggang sa pagparito ng Panginoon ay mananatili itong spiritual gift po na ito. Okay? Yan po ang kaibahan po niyan. Now, pinakita sa atin ng ating pastor kahapon yung maling paggamit ng kung tawagin po natin na spiritual gifts na speaking in tongues, which refers to the temporary gifts. Sabi ko nga sa inyo, may hangganan po yun. Pero ang nangyayari, hanggang ngayon may gumagawa pa rin ng mga bagay na nakasaad dito sa Book of Acts na ginagawa ng mga apostles ng Panginoong Jesucristo. Hanggang ngayon, hinahawakan po nila ito, tangan-tangan po nila ito, at pinapractice po nila ito. And some of you, maybe nakarating na rin kayo sa mga churches na ganun o sa mga gatherings na ganun, na they are more on emotion, they are more on the works of the Holy Spirit than the works of the Lord Jesus Christ. Okay? So, ang tawag po sa kanila ay mga charismatic movement. So, mapapansin niyo po, kaya sila yung maingay, they are loud, no? Mapapansin niyo po may mga drums, may mga electric guitars, may banda na po sa kanilang sa loob ng simbahan. And yung kanilang church discipline and standard lower down, kasi hindi na yung kanilang mode of life, pattern of life ay hindi na po naka-focus sa Panginoong Hesukristo. They are more focused on the works of the Holy Spirit, bagamat hindi po natin sinasabing masama po yun, but nais ko pong ipaintindi sa atin na ang church na itinatag ng Panginoong Hesukristo, he must have the preeminence. Okay? Ang Panginoong Hesukristo dapat ang maitataas, at yung kung ano yung kanyang commandments, kung ano yung standards and discipline na iniwan niya po sa simbahan, yun po yung dapat nating susundin. And especially, yung tinatawag po natin na Great Commission. Yan po yung pangunahin eh. The main reason why the Lord Jesus Christ sent the Holy Spirit is to give us the ability to be a witness. Nung bago siya umakyat sa langit, sabi niya in Matthew chapter 28 verse 19 and 20, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen." That's the Great Commission. Yan po yung iniwan sa ating trabaho ng Panginoon. Hindi po mag-i-speaking in tongues. Kasi, yun nga po, siguro naman na binanggit na rin po sa inyo ng ating pastor kung ano yung speaking in tongues na ginagawa ngayon kumpara sa speaking in tongues noong araw. Yung speaking in tongues sa Bible ay yung pagsasalita ng ibang lingwahe. Halimbawa, ako ay Pilipino pero nakakapagsalita ako ng Chinese.
bagamat mula pagkabata ko, eh, for example lang po ito, ah, para maintindihan niyo po yung speaking tongues. Mula pagkabata ko, ang salita ko lang ay Ilonggo, Tagalog, English. Ilang ang alam kong salita. Ngayon, nung binigyan ako ng Panginoon ng ability para magsalita, nakapagsalita ako ng Chinese. Ano? Pero naiintindihan ko at naiintindihan ng taong kausap ko. For example, Chinese yung kausap ko. Naligtas. Bakit? Na-share ko sa kanya yung salvation na liwanag dahil in-interpret ito sa kanya ng Panginoon through yung tinatawag natin na speaking tongues. Yun po yung application niyan. Hindi yung magsasalita ka ng kung ano-ano ng words na rumble-rumble na hindi mo naiintindihan, pati yung mga listeners hindi rin naiintindihan. And yun po yung nangyayari ngayon. Yun ang kaibahan ng speaking tongues ng araw. Nung araw, nagsasalita sila ng ibang lingwahe kahit hindi sila used doon sa salitang yun. And yet, naiintindihan niya at naiintindihan din ng kausap niya. Samantalang yung speaking tongues ngayon na hindi naman dapat i-practice, na pinapractice ng iba, ay pagsasalita ng mga words na kahit yung nagsasalita mismo, hindi niya naiintindihan. Totoo po yun. Hindi niya naiintindihan. No? Maging, lalo na po yung mga tagapakinig, paano mo maiintindihan yung kung ano-anong mga words, mga rumble words. So, hindi po ganun. Kaya nga po, importante po sa atin na maintindihan po na we are not focused on the works of the Holy Spirit, bagamat alam natin na tumatrabaho yung Banal na Espiritu sa buhay po natin, pero ang kagandahan nito that the Holy Spirit is always pointing us to the Lord Jesus Christ. Kaya nga tayo tinatawag na Christians, followers of the Lord Jesus Christ. Ngayon, ito po ang mga mistakes or errors ng faith ng mga tao na maling application pagdating sa works of the Holy Spirit. Now, the charismatic movement is dangerous because it elevates experience above the Word of God. Yun po yung punto doon. Kung bakit delikado po ang charismatic movements, it's because they elevates experience rather than the Word of God itself. Okay? Ibig sabihin, masyado po silang nakafocus doon sa karanasan. Kung ano yung naranasan nilang, kung tawagin natin, na napuspos kuno sila ng Banal na Espiritu, kaya pagpupunta sila doon sa church, talaga nag-iiyakan. Sa totoo lang, ewan ko sa inyo kung nakarating na kayo sa ganong simbahan, pero meron tayong kapatiran dito, ganun. Galing siya sa ganun. No, kinikwento nga niya na kinakailangan mo daw talagang umiyak kasi pag hindi ka daw umiyak, eh hindi daw pumapasok sa iyo yung Banal na Espiritu. Eh kahit di ka naman naiiyak, eh mag-iiyak rin doon. Kalain mo yan, nakapunta ka sa ganun simbahan, tapos ang may biglang tutumba, may biglang mangingisay-ngisay ng ganun, sila daw ay slay of the Holy Spirit. Kalain mo yan. Oh, tapos magsasalita na ngayon, magsimula na ngayon magsalita yung isang yung kanilang preacher sa harapan ng hindi naiintindihan ng lingwahe. Grabe yung mga, so yun po yung danger pagka hindi naiintindihan ng tao yung application ng salita ng Diyos, no? Pagka hindi nila naiintindihan, mali yung magiging practice po nila. Sa atin, iniunawa natin yung salita ng Diyos para hindi tayo maging ignorante pagdating sa application. So the danger is they elevates experience above the Word of God. So hindi na ngayon na-emphasize yung Word of God. At ang na-emphasize na ngayon yung experience, yung karanasan. Na sabi nga nila, pag hindi ka nakaranas ng mga ganung bagay, hindi ka spiritual. Biruin mo yan. Sa atin po mga kapatid, hindi tayo nakafocus doon. Ang batayan po ng ating spirituality sa atin po bilang mananampalataya is how do we take the Word of God? Yan po yung batayan natin ng ating spirituality. Hindi po yung dami mong ministry mo sa church o tagal mo sa simbahan o dami mong accomplishments sa gawain ng Panginoon o yung position mo sa church. Hindi po yan ang basihan ng spirituality. Hindi porket nag-aaral ka sa Bible school or hindi porket graduate ka sa Bible school o hindi porket marami kang ministry sa church, spiritual ka na. Sa atin po ay kung paano po natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Doon po natin binabase yung spirituality natin.
Kasi maaaring marami nga tayong ministry, pero empty naman tayo pagdating sa salita ng Diyos. Actually, nangyayari po yan. Even to our mother church, even in this church. Ano po? Na makikita mo dyan, they are active. Kaya minsan magugulat ka, oh, bakit si ano? Nawala. Bakit si ganito, si sister so-and-so, si brother so-and-so, nawala. Kamakailan lang umaawit yan sa choir. Kamakailan lang naglilingkod yan sa Panginoon. Bakit nawala sa church? Oh, bakit po? So, bakit? Dahil hindi po yung ginagawa natin sa Panginoon ang basihan ng ating spirituality. Ang basihan ng ating spirituality ay kung paano po natin tinatanggap or ini-elevate ang salita ng Diyos sa ating buhay. Amen? The Word of God is the main thing pagdating po sa sukatan ng ating pananampalataya o sa sukatan ng ating spiritual status o spiritual standing. It's not what you are, it's not what position you are, it's not your ministry, hindi din po yung kalagayan po natin pagdating po sa position sa ating buhay, kundi kung paano po natin tinatanggap yung salita ng Diyos. Amen? Okay? So, yun po yung, yun yung danger. The charismatic movement is dangerous because they elevate experience more than the Word of God. So, tandaan po natin that the devil can give you any experience you desire. Are you with me? The devil is can give you any experience you desire. But the Christian must walk by the Word of God. Okay? Yung diablo, pwede niyang ibigay lahat ng dire-desire mo, yung experience na gusto mo. The devil can give you that desire. Pero ang totoong Kristiyano po, mga kapatid, ay lumalakad sa pamamagitan ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Yan po ang kaibahan. The charismatic movement, they are focused on experience, and the true Christian are focused in the Word of God. Ang pinakabasihan po natin dito, hindi yung tagal natin sa church, hindi yung alam natin na doktrina sa Bible, kundi kung paano natin tinatanggap yung salita ng Diyos. No? Kahit even the pastors, even the area leaders, even yung mga elders sa simbahan, kung hindi dahil sa salita ng Diyos, no? Mawawala tayo sa church, mawawala tayo sa Panginoon. At sasabihin ko po sa inyo yan, no? Kahit po ako mismo, maaaring nakikita niyo po ako ngayon dito nagtuturo ng salita ng Diyos, araw-araw nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero kung yung aking itinuturo ay hindi makikita sa aking buhay, o hindi ko po siniseryoso yung mga salita ng Diyos na aking binabahagi po sa inyo, aalisin din ako ng Panginoon dito. Naunawaan niyo po? So hindi po natin pinag-uusapan dito yung position natin, yung tagal natin sa church, yung tagal natin sa gawain ng Panginoon, o yung dami nating ministry. Ang pinag-uusapan natin dito is kung paano natin tinatanggap. Kaya nga, every time that God gave me the privilege to preach the Word of God, I am preaching to myself. Yun po yung I see to it na bago ko po ibahagi ito sa ibang tao, ay ako po muna yung unang-unang nakakatanggap ng pagpapala mula doon sa mensahe na inilagay ng Panginoon sa puso ko po. No, ayoko pong mangyari na kapag nagbabahagi ako ng salita ng Diyos, ito para sa inyo, edi hindi na ako nakinabang. Kung tutuusin, dapat ako talaga ang unang-unang makakatanggap ng pagpapala kasi ako yung first hand . 'Di ba? At ganoon din naman pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos. No? Every time na mayroong preacher tumatayo sa pulpito, yung ating pastor, umaatin tayo sa mga revivals, no? I see to it na hindi pa pwedeng wala akong mapulot, wala akong makukuha. I see to it na laging meron akong matutunan. Gusto kong meron akong makukuha ang prinsipyo na aking isa sa pamuhay, no? Hindi ko man makabisado lahat, hindi ko man makuha yung buong yung title, yung points, pero ang gusto ko makuha dito yung pinaka mapapakinabangan ko sa aking buhay araw-araw. So ganun po dapat ang totoong Kristiyano ay naka-focus sa salita ng Diyos. Kaya nga po pag binuksan po natin ang ating Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse number 7, makikita po natin dito
kung paano po natin dapat i-take ang salita po ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5, in verse number 7, the Bible says, "For we walk by faith and not by sight." We are walking by faith. So, hindi po tayo namumuhay sa kung ano lang yung nakikita natin, sa at kung ano yung experiences natin sa buhay. Tayo ay lumalakad sa ating pananampalataya. At the Bible says in Romans chapter 10, verse number 17, "Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." So, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So, tayo ay lumalakad sa pananampalataya na nagsisimula sa salita ng Diyos. Kung ano yung tinatanggap natin, kung ano yung napapakinggan natin, ano yung sinasapamuhay natin, dun po tayo lumalakad. Dun po yung nakapattern, yung pamumuhay natin sa pang-araw-araw. So, nauunawaan niyo po ba kung gaano kaimportante yung ginagawa natin dito? Na samantalang yung iba na mga tao, they are focused on experiences. Lalo maging sa mga, kung tawagin natin ng mga sa charismatic movement. And of course, hindi lang po sa kanila. May mga so-called Christians today are focused on yung walks natin dito sa mundo, sa lupa, yung experiences natin. And less sa salita ng Diyos. No? Mas mahaba pa ang kanilang praise and worship kumpara sa preaching ng salita ng Diyos. Magpipraise and worship sila ng halos isang oras, tapos 10 minutes ang preaching. Ano makukuha mo doon? Anong at tandaan niyo po, walang Kristiyanong lumago sa music. Oh, walang Kristiyanong lumago dahilan sa meron kang mga ministry. Ang totoong paglago, mga kapatid, ay kung paano talaga natin tinatanggap yung salita ng Diyos. Because the Bible says, "For we walk by faith and not by sight." For we walk by faith and not by sight. The same thing, no? Ang pananampalataya natin, galing po yan sa pakikinig po natin. So, many charismatic groups say or imply, "You are not saved unless you have spoken in tongues." Yan ang matindi doon. May mga grupo o maraming grupo ng charismatic movement na nagsasabi na kapag wala kang gift of the Holy Spirit, na kung tawagin natin ay speaking tongues, hindi kaligtas. O, kalain mo yan. They claim to have the full gospel. Sinasabi nila, kami full gospel kayo. Full gospel kami. The question is, meron bang half gospel? Ano bang ibig sabihin ng gospel? Death, burial, and resurrection. O pwede mo bang hatiin yung gospel? Edi kung mayroong kalahati na gospel, edi death, burial lang yon, walang resurrection. So hindi po yun gospel. Ang gospel is death, burial, and resurrection. Kaya hindi mo na po pwedeng sabihin na full gospel kasi wala naman talagang half gospel. Because full gospel or the gospel itself means the death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. So they claim that they have the full gospel, at kapag sinasabi nilang full gospel, dapat nag-i-speaking tongues ka kasi yan ay patunay na ikaw ay ligtas ayon sa kanila. Okay? But the real full gospel is given in the book of 1 Corinthians chapter 15. Tignan niyo po. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, verse number 1 and 1, 3, and 4. Sabi po ng Bible, 1 Corinthians chapter 3, verse 15. Aba? 1 Corinthians chapter 15, verse 1. "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, wherein ye stand." Okay, tuloy natin. Yung gospel na pinapangaral po ni Apostle Paul, yun yung natanggap ng mga Kristiyano dito sa Corinto, at ito yung kanilang pinapanindigan. Ano yung gospel po na yan? In verse number 2, "By which also ye are saved, if ye keep in memory that I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins
according to the scriptures in verse number 4, and that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. Okay? So yan po yung meaning, or yan po yung definition ng gospel. The death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. So dyan tayo naligtas. No? Hindi po sa pamamagitan ng speaking in tongues. Tingnan niyo po yung inconsistency ng kanilang paniniwala. Sinasabi ng mga charismatic movement that if you cannot speak in tongues, you are not saved because they have the full gospel. Akalain mo yan, ang pinagbasihan nila ng kaligtasan, yung speaking in tongues, yung temporary gifts, hindi yung gospel. Sinasabi nila, kapag hindi ka nag-i-speak in tongues, hindi ka full gospel. Eh, paano nangyari yun? Paano nangyari na ang kaligtasan ay naging napunta dun sa speaking in tongues? And yet, ididikit mo ngayon yung tinasabi mong full gospel. Eh, samantalang, yung gospel nga po, yan po yung kapangyarihan ng Diyos unto salvation. The gospel. Not the gift. Kasi yung spiritual gift na speaking in tongues, ay yun po ay manifestation lamang na ikaw ay ligtas. Nung araw po yun. Kaya nga temporary, tapos na po yun eh. Pero ang nangyayari, yung mga charismatic movement, nakafocus sila doon. At ang worst doon ay pinagbasihan pa po nila ng kaligtasan. That if you cannot speak in tongues, you are not saved. Okay? Those who add something to this are preaching another gospel. Simply lang po 'yon. Ang pinakarason po diyan ay para linlangin ang tao doon sa totoong mensahe ng gospel. No, anong purpose? To get people or to make people stay in unsaved situation. Para manatili sila doon sa kalagayan na sila ay unsaved. Bakit? Pag hindi nila naintindihan yung message ng gospel, eh hindi sila maliligtas. So kaninong gawa yan? Gawa po yan ng maliwanag ng Diablo. Tingnan niyo po in Galatians chapter 1 verse number 6. Okay, Galatians chapter 1. Okay, verse number 6 to 9. Oh, the Bible says, as we, aba, Galatians chapter 1, tama. Galatians chapter 1, verse number 6 to 9. The Bible says, I marvel that ye are so soon removed from him that called you in the grace of Christ unto another gospel. Okay? Notice the word another gospel. Okay? Ibang gospel. Ibig sabihin, hindi ito yung original, but it is another. Maaring kamuka, kaparehas, but hindi po ito yung original. It is another gospel. In verse 7, which is not another, but there's some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. So ano po itong sinasabi ni Apostle Paul na another gospel? This another gospel is perverting the gospel of Christ. Iniiba po nila ang definition ng totoong gospel ng Panginoong Jesucristo. Remember, the gospel of Christ is the death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. So kapag may lumabas dito na definition ng gospel na hindi po death, burial, and resurrection, kagaya po nito, yung full gospel sa kanila ay speaking in tongues. So ito ay maliwanag na pagpapervert ng gospel of Christ. Another gospel. Maliwanag po ba? So, yung perversion of the gospel of Christ, or kung tawagin natin ay another gospel, tingnan niyo po. But though, verse number 8, we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which have ye preached unto you, let him be accursed. Ito po yung mabigat na statement na sinabi dito ni Apostle Pablo. Kahit isang anghel na galing sa langit, angel po ah, hindi po, o hindi lang po tao. Kapag meron po, sinasabi ni Apostle Paul dito, kahit mayroong isang anghel galing sa langit at bumaba sa lupa at nangaral ng other gospel than the gospel that the Apostle Paul preached,
unto the Christian at Galatia. Kapag mayroon nangaral ng ibang gospel, sabi ni Paul, let him be accursed. Hindi, wag niyo pong tatanggapin 'yan. Kahit magpakilala pa yung anghel, pero pag ang pinapangaral niyan ay hindi gospel ng Panginoon, huwag niyo po yung tatanggapin. It's because ang nakasalalay po dyan sa gospel po na yan ay yung kaligtasan natin. Ibig sabihin, kapag kahit anghel ang magpapakilala dyan, he's an angel from God, from heaven, and yet magtuturo ng another gospel, dun pa lamang magmamanifest na lalabas ang totoo. Kapag nagpakilala siyang angel, tapos ang tinuturo niya ay another gospel, eh hindi galing sa langit yun. I mean, hindi galing sa Diyos yun. Baka fallen angel yun. Delikado. Diba? So, sabi po ng Bible in verse number 9, as we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel, no, unto you than ye have received, let him be accursed. Kahit sino po na magturo na ang kanilang dala-dala din naman, pag tinignan mo, dala-dala din naman nila ay salita ng Diyos. Kapag nagturo sila, pag pinakinggan mo, parang tama din naman. Parang, mag-a-agree ka naman. But, malalaman mo, ang kanilang pinapangaral, kung talagang totoo, ay kung ano ba yung kanilang salvation. Kapag yan ay works, not by grace, ay wala. Another gospel po yun. Naunawa nyo? Marami po sa, ngayon makikita nyo po sa internet, naglalabasan ang mga magagaling na mga preachers. Ang gagaling nila magturo, pag pinakinggan mo, galing din naman sa Bible, talagang mag-a-agree ka sa kanila, no? And mapapaniwala ka na, ay, pambiro, ano to, mensahero to ng Diyos. Pero ito po ang masihan. Kapag sila na po ay nagturo ng patungkol sa kaligtasan, at hindi na po yung tinuturo ng salita ng Diyos na faith alone, for by grace are you saved through faith, not of your works, lest any man should boast. Kapag ang kanilang tinuturo ay kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa, eh delikado po yun. Another gospel. You see? So binigyan tayo ng pamantayan ni Apostle Paul para timbangin at usuriin kung sino po ba talaga ang totoong mensahero ng Panginoon. Kasi everybody can claim, ay kami ang totoong mangaral, kami ang totoong mensahero. But the question is, anong dala-dala mong gospel? Anong dala-dala mong gospel? Is it the gospel of Christ or another gospel or perverted gospel? Ang perverted gospel po, mga kapatid, ay nagtuturo na taliwas sa kaligtasan na tinuturo ng Panginoon. Mismo ang Panginoong Jesucristo nagsasabi, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Tapos ang ituturo sa tao, umanib kayo sa akin para kayo ay maligtas. Oh, dapat pumasok kayo sa kawan. Di ba? Ang tinong pumasok sa kawan ay maliligtas. Oh. Paano mo sasabihin gospel ng Panginoon 'yun? Sabi ng Panginoong Jesucristo mismo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Tapos sasabihin mo, ang sino man ang pumasok sa iglesia ay maliligtas. Oh. Di perverted gospel. Another gospel na. Naunawaan niyo po? Kaya nga, I hope Christians, lahat tayo mga mananampalataya at hindi na tayo magugoyo, hindi na tayo mabibiktima ng perverted gospel na yan. Bakit? Kasi may totoong gospel na tayong tinanggap. Amen? Kaya mapalad po tayo. Ako po, lagi ko pong binabanggit ito patungkol sa mga ganitong klaseng usapin na ako po papasalamat sa Panginoon na namulat po ako sa tamang doktrina. Namulat po ako sa tamang pananampalataya. Kasi sabi ko nga po, kung ganito po ako na klase manindigan sa aking pananampalataya at mali yung pananampalatayang tinanggap ko, baka hindi ako naligtas. Totoo po yun. Ganito ako katapang manindigan sa pananampalataya ko, tapos maling gospel yung tinanggap ko, ay pambihira. Baka ipaglalaban ko yun hanggang kamatayan, tapos mali pala. Eh di hindi na ako naligtas. Kaya ako nagpapasalamat talaga na ang natanggap ko ay tamang doctrine, tamang gospel. The gospel of the Lord Jesus Christ. No, that has the power unto salvation.
Salamat sa Panginoon sa pamamagitan ng gospel na yan. Naligtas po ako at wala po akong planong baguhin yan sa buhay ko. No? Wala akong planong baguhin ang mensahe ng gospel. Bakit? Kasi sabi ni Apostle Paul, pag may nangaral lang salita ng Diyos, nangaral lang another gospel, let him be a curse. I don't want to be a curse. No? Ayoko maging a curse sa aking pong buhay Kristiyano. Alright? So, I hope maliwanag po yung ating pinag-uusapan. Bukas po, ipagpapatuloy po natin itong patungkol po sa works of the charismatic movement so that magiging aware tayo at hindi tayo magagoyo na porkit salita ng Diyos ang pinapangaral ay pwede na. Lagi po nating tatandaan na tayo nilagay ng Panginoon sa church na ito, kaya lumago tayo sa turo ng ating pastor. Huwag tayong lalago sa turo ng mga preachers sa internet. I mean, other preachers. No? Huwag tayong lumago sa YouTube. Huwag tayong lumago sa Facebook. Magpalago tayo sa turo ng ating pastor. Bakit? Dahil yung ating pastor, siya yung binigay ng Panginoon sa atin para mag-oversee mga laga, mangaral sa atin, mga laga ng kaluluwa natin. Siya po ang responsible sa ating kaluluwa. Kaya, ang kailangan lang po talaga natin dito is submission doon sa authority na binigay sa atin ng Panginoon. Ang submission to the authority, kalakip palagi ay pagpapala. Hindi niyo po yan pwedeng alisin. Pag nagpasakop ka sa iyong authority, inevitable a blessing. Inevitable po yan. So I hope maliwanag po ang ating pinag-aralan sa umaga ito. Maraming salamat po. Salamat sa Panginoon na tayo po ay nakapag-aral po ng salita ng Diyos. Okay? Sabi po dito ni Ma'am Lian, basahin ko lang po. Sabi niya, yes, true po. May pananaw po ang ibang tao na dapat napakadalisay daw po ng ugali dati para masabi tapat tayong mananampalataya. So, ibig sabihin, bumabagsak pa rin po yan works, good works para sa kaligtasan natin. So, hindi po ang pananampalataya, hindi po ang mabubuting gawa ang pwedeng mag sa tao, kundi ang pananampalataya. Yung mabubuting gawa, huwag niyo pong misinterpret, kaya nga mabuti yan eh. Hindi masama eh. No? Sa usaping mabuting gawa, mabuti po yun. Pero hindi po yun nakakaligtas. Ang nakakaligtas, yung pananampalataya. Yung mabuting gawa ay manifestation or kapahayagan na ikaw iligtas na. Kaya ka gumagawa ng mabuti kasi ligtas ka na. Okay? Yung ginagawa natin mabuti nung araw, hindi pa tayo ligtas, hindi yun counted. Dahil ay unbeliever pa tayo. Hindi pa tayo nananampalataya sa Panginoon. Okay? Ngayon na gumagawa tayo ng mabuti dahil ligtas na tayo, lahat yan counted sa Panginoon. Alright. So I hope maliwanag po yan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama po natin ngayong umaga. Yan si Ma'am Grace. Maraming salamat. Please continue to pray po kay Ma'am Grace kasi si Ma'am Grace po ay meron pong karamdaman din po sa ngayon. Low blood po siya. No, talagang kahapon pagpunta ko po doon eh namumutla po si Ma'am. Talagang puting-puti yung itsura niya. Pangputla. Mababa po yung kanyang red blood cell. Kaya ipanalangin niyo po si Ma'am Grace Bundesto po. Yan. Kaya salamat po Ma'am Grace. Ganun din po kay Nanay Teresita Morena, kay Nanay Marina, and I'm praying for the comfort of the Vista family. Kaya sa family po ni Nanay Lourdes. Yan. Ganun din po kay Ma'am Sonia Orculio, maraming salamat. Sir Marlon Bundesto. Yan, maraming salamat po kay Ma'am Marilyn Fruto, maraming salamat kay Sister Abigail Lagud. Yan, maraming salamat at kay Pastor Rick and Ma'am Tang. Kay Ma'am May na napakasipag. Wow. Kay Ma'am Lian Bobier. Yan. At kay Sir Marlon, tapos na. Si Nanay Raquel Rinos and kay Ma'am Nerneri Ricapol Zavidal. Amen. Amen. Maraming salamat po at magwawakas na po tayo sa panalangin para may oras pa po tayo sa susunod na programa. No? Let's pray. Dakila namin Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral po ng iyong salita. Matapos papala Panginoon espiritual na aming natanggap sa umagang ito Panginoon. Magpalain niyo po ito sa aming buhay at bigyan niyo po kami ng kaliwanagan sa aming pananampalataya at paglilingkod po sa inyo. I-bless niyo po ang buong maghapon at maraming salamat po sa katagumpayan ng mga gawain po namin ngayong umaga at pagpapatuloy po namin sa aming paglilingkod sa araw na ito
nawa na ang inyo pong pangalan patuloy po ang itaas at ang mapapurihan po namin kayo pangalan sa lahat ng aming gagawin. Ingatan niyo po ang bawat isa, pagalingin niyo po ang mga at lahat po ng papasok sa school at papasok po sa trabaho, pagkaingatan niyo po sila. Patawad po muli sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at pakita-kita tayo ulit bukas the same time and the same program. Ito po ang The Key to Success Season 2. The Key for Your Growth from the Word of God. This is your host, Richie Lagod, serving from Mondays to Saturdays. God bless you all. Keep safe, brethren. And remember, we love you all. To God be the glory. The eyes of the children are upon us. The ears of the world have turned our way. Looking and listening for evidence, examining the fabric of our faith. Do they see us holding firm in our convictions? Do they see us moving forward in the cause? Do they see us in one mind and one spirit? Join and united in one God. Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. Let us love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We're woven together as a tapestry. Even though each strand is different from the rest, we become a thing of beauty and of strength when we're held together by a common thread. So let us put aside those things that would divide us. Let us press on to the goal to which we're called. This work is done when we're united and we're giving all the glory to our God. All the glory belongs to our God. Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. Answer the call. When I think of all my faults and my failures, then I consider all the times I let God down. I am humbled by the grace
He has extended. I'm amazed at the mercy I have found. I could never earn His love on my own. Yet every time I've come before His throne, I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed. Even at my best, I am unworthy. I have nothing precious I can give. A broken life is all I have to offer. And yet, it is a priceless gift to Him. The bitter marks of sin will never fade away. But I can come before Him unashamed. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed. I stand precious Lord, hear my cry. Keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast. Stand in the hollow of Thine hand. Keep me safe till the storm passes by. Many times Satan whispered, there is no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know Thou art with me, and tomorrow I'll rise, where the storms never darken the skies. When the long night has ended, and the storms comes no more, let me stand in Thy presence, on that bright, peaceful shore, in that land where
the tempest never comes, Lord, may I dwell with Thee when the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of Thine hand. Keep me safe till the storm passes by. Hold me fast, let me stand in the hollow of Thine hand. Keep me safe till the storm passes by. When my way seems dark and drear, and the future I don't know, my heart feels so empty as a tear's unending flow. When my heart breaks with sorrow, stricken soul.
saan patutungo. Kung may karamdaman o may sulira din, sino ang lalapitan mo? Ang aking Diyos ay Diyos ng Himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo, sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na magalinlangan ang mundo, nalalaman ko ito'y tunay, pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Minsan ay naranasan ko masaklap na dagok ng buhay. Kanino dudulog, tutulong ay wala. Si Jesus ang kapitan mo. Ang aking Diyos ay Diyos ng Himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo, sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na magalinlangan ang mundo, nalalaman ko ito'y tunay, pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na magalinlangan ang mundo, nalalaman kong ito'y tunay, pagkat si Kristo'y nasa puso ko. So sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know that saves our Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me need the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus,
Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, wilt be with me to the end.